Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Dinumog po ng basher si Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro Loxin Jr. dahil sa naging tweet niya na dapat lamang daw po na mategi o ipategi itong mga kabataang Palestino. May sa demonyo po kayo, sir. Ha? Kamag-anak mo yata si Taning. Matende. Ang dahilan niya po, mga ka-PL, bakit tila gusto niyang mategi po itong mga kabataang Palestino? O ito po, basahin ko. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Sir, alam ko po na humingi na po kayo ng paumanhin at dinilit yun na po yung inyong naging post sa Twitter. Pero sir, kaisa po ako, ha? O kabahagi po ako sa mga taong nag-bash sa'yo. Kaya ngayon pa lang, sir, humihingi na rin po ako ng paumanhin, ha? Kung sakasakaling may masabi man po ako sa inyo, na medyo may kurot. Okay? O, ayan. Basahin ko po, mga ka-PL. Hindi ko lamang po babasahin yung isa dyan. Oh, kasi bawal po yan sa community guidelines ni YouTube. Loxin, nag-sorry sa tweet na dapat o mategi mga batang Palestino. Ayan. Agad na binura at humingi ng paumanhin si dating Foreign Affairs Secretary at ngayon ay Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teddy Boy Loxin, sa kanyang tweet na dapat daw mategi ang kabataang Palestinian. Wala ho kayong pinagkaiba ni Herodes ba yun, mga ka-PL, na pinagpapatay po yung mga sanggol sa sambal lugar yon, sa Middle East din yun eh, dahil nga nabalitaan niya na paparating na ang hari ng mga Hudyo, etong si Misaya nga. Eh parang ganun din po yata ang gusto ninyong mangyari, sir. Ha? Sa tweet ni Loxin, sinabi nito na posible raw na maging gullible o madaling makumbinse ang mga bata na magsagawa ng pag-atake sa Israel. Hindi pa po nangyayari, sir. Huwag ho kayo mapanghusga. Walang kinalaman po itong mga inosenteng kabataang Palestino na naging biktima sa labanan nitong dalawang bansa. Sir, mula pa po sa kanino-ninunuan ang labanan ng dalawang bansa na yan. Hindi nyo po ba nalalaman? Ha? Dito sa bansa natin, sir, wala ba nakukumbinse na mga kabataan nitong mga makakaliwang grupo? Unahin po natin ang sariling problema ng bansa natin bago ho kayo makisawsaw sa problema ng may problema. May tatlo po sa Kongreso na nanghihikayat po ng mga kabataan, dinadala sa bundok,
pinagbibitbit po ng armas, nilalabanan po ang pamahalaan, bakit hindi nyo po sila kundinahin? Sila po ang unahin ninyo problemahin. Mawala yung mga yan at napakarami na pong kabataan ang nahihikayat ng mga yan. Maraming pamilya ang nasaktan dahil nga nawala ang isa sa membro ng kanilang pamilya at ayun, nandoon po sa kabundukan. Hindi na po nila nalaman kung ano na po ang kalagayan ng kanilang mahal sa buhay na na-recruit nga. Ha? Nitong mga makakaliwang grupo dahil nakumbinse po nila. Sir, marami din po nakukumbinse na mga kabataan dito sa ating bansa. Ito po muna siguro ang unahin ninyo na gawa ng paraan kung meron man kayo magagawa. Pero kung wala, huwag po kayo makisawsaw sa problema ng may problema at problema ho nila yan. Anak ka ng patula ka, sir. Hindi ka nag-iisip. O ito po yung mismong sinabi niya. That's why Palestinian children should be tegi nga. They might grow up to become as gullible as innocent Palestinians letting Hamas launch rocket to Israel. Know that they could stop them, but that's no excuse, wika ni Luxin. Paliwanag naman ni Luxin, sarcastic umano ang kanyang tweet, ngunit agad niya itong binura dahil posibleng maraming matrigger dahil dito. Yun na nga, sir, ang nangyari. Pinutakti po kayo, dinumog ho kayo ng basher dahil marami pong na-trigger, marami pong nainis dahil po sa inyong naging tweet. Kahit pa binuraho ninyo, kahit pa humingi na po kayo ng paumanhin, nakatatak na po yun sa isipan ng mga kababayan natin na ganyang klaseng tao pala ito. Napakawalang hiya. Gustong idamay itong mga inosenteng Palestinian. Gustong ipategi. Masama ho ang iniisip ninyo, sir. Masama ho. O, ito pa. I immediately deleted my sarcastic response to a tweet as I realized it could be misconstrued and retweeted to incite sa'ad ng ambasador. Eh, hindi nyo naman pala masyadong nauunawaan, sir. Bakit pa po kayo nag-tweet nang wala ko kayong nalalaman? Walang laman yung utak ninyo. Mainam pa nga po talaga na manahimik na lang kung walang nalalaman at nakakahiya lamang po. Oh, may apologize to those who did misconstrue my sentiments and did in fact get triggered. I obviously was not advocating for the literal tegi yana of anyone, but rather simply for the end of any ideology that condones terrorism in any way, shape or form. Ayan, humingi na po siya ng paumanhin, mga ka-PL, pero nainis na po sa kanya yung mga kababayan natin. At sinabi niya pa, hindi niya daw po advokasya na dapat may mategi, pero ano ibig sabihin nung post niya na yon, ginagawa niya pang tanga yung mga kababayan natin na nag-bash sa kanya. Sir! Sa social media, think before you click po, ha? Hindi nyo po ba alam yan? Nakakahiya ho kayo. Abogado ho kayo. Ayan, tuloy. Ha? Pinutakti kayo. Dinumog kayo ng basher. Ha? Mga ka-PL, advice ko po ulit sa inyo. Kapag kayong ganitong klaseng mga tao tumakbo, gusto maging senador,
tandaan po natin ha, yung mga ginagawa po nilang hindi maganda. Nasa pag-uugali na po nila yan. Kahit pa humingi sila ng paumanhin, dinilit na po nila yung kanilang naging tweet tulad niya, no? Dinilit niya na, nag-sorry na siya, pero kaloob-looban ho niyan. Ugali ho na ho talaga yan. Opo, nasa ugali na po talaga yan. Parang kapitbahay mo lang, na humingi ka naman sana ng malunggay. Pahingi ako malunggay, ha? Pagluluto lang akong sabaw na isda, humingi ka naman eh, di ba? Pumayag din siya. O, sige. Kumuha ka naman ngayon. Eh, paborito mo yung malunggay na parami mo ng kuha. Nagalit. Hoy, ba't mo dinamihan yung malunggay? Humingi naman ako eh. Di ba? Ganun yon. Magbibigay ko, no? Pero, yung kakarampot lang, oh, nasa ugali yan. Yan yon, mga ka-PL. O kayo po, ano masasabi nyo dito sa Butihing Ambasador? Ha? Paki-comment na lang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.